Mahal kong Lindsay. Hindi ko alam kung sa pagbasa mo ng sulat kong ito, maririnig pa to ng taong mahal ko. Pero Pangga, patuloy pa rin ang panalangin ko na sana marinig ito ng taong dahilan ng pagsulat ko dito. Pangga, please call me Genesis. Naging boyfriend ko si Alfred when I was in high school. Si Alfred, siya yung tipo ng lalaki na hindi mo mapapansin agad dahil sa unang tingin, hindi naman talaga siya gwapo. Pero kapag tinitigan mo na siya, Pangga, makikita mo naman na magandang lalaki siya. Makulit, maingay, barkada guy. Hindi siya lumalakad nang wala yung dalawang kaibigan niya by his side. Kahit loud madalas si Alfred, Pangga, makikita mo naman na kahit papano, maayos siyang gumalaw dahil puro doktor ang karamihan sa pamilya nila. In fact, presidente ng Medical Association ang papa ni Alfred. Konti lang ang nakakaalam nun, Pangga, kasi hindi naman talaga halata sa kanya. Nagtagal, nalaman ni Alfred na meron akong gusto sa kanya. Halata naman kasi ako sa mga galaw ko. Madalas akong lumalabas ng classroom kapag nandyan siya sa labas. Nagpapapansin ako. At kinaibigan ko rin Pangga yung dalawang miyembro ng barkada nila. Kaya Pangga, in no time, niligawan ako ni Alfred. At dahil gustong gusto ko siya, hindi naman siya nahirapan sa akin. Naging mag-on agad kami, Pangga, at masayang masaya ako nun. First boyfriend ko si Alfred. Ang totoo niyan, hindi ko pa alam kung paano itatago ito sa kapatid ko na kasama kong nag-aaral sa iisang eskwelahan. Dumating pa nga ako sa punto na sinusuhulan ko ng pagkain yung kapatid ko para lang hindi niya ako isumbong sa parents namin. Siyempre kailangan naming umiwas ni Alfred kapag nandyan yung mga kaibigan ng kapatid ko. Kasi alam naming magsusumbong sila. Bawal mag-holding hands sa corridor. Bawal mag-akbayan. Mahirap talagang magtago, Pangga. Pero kinaya naman namin dahil ito yung unang beses na in love talaga ako. Lindsay, madalas kami magstay ni Alfred sa mga bakanteng classrooms noon. Hindi agad kami umuwi. Kasama lang namin yung mga kaibigan niya. Kwentuhan, holding hands, yakapan. Alam mo na, teenage relationships. Mas kinilig nga ako nung nagkaroon na kami ng tawagan ni Alfred. Ma, yan ang tawag ko sa kanya. Habang Hal naman, yung tawag niya sa akin. Pag pinagsama mo yon, Mahal. Kaya Ma at Hal. Kasi totoo naman eh,
mahal na mahal ko noon si Alfred. Alam mo yung tipong lahat gagawin ko para sa kanya. Nagawa kong magsinungaling sa mga magulang ko. Nagawa ko pang awayin yung kapatid ko. Kapag kasi nag-aaway kaming dalawa, palagi niyang sinasabi na isusumbong niya raw ako kay Mama at kay Papa. Tapos Lensei, natuto rin akong bumiyahe mag-isa. Totoo yun. Bumabiyahe ako mag-isa mula Maynila papunta sa Paranaque para lang puntahan yung boyfriend ko sa bahay nila. Ilan lang yan pangga sa mga bagay na hindi ko ma-imagine na pwede ko palang gawin. At nagawa ko nga para lang maipakita ko ka sa kanya na in love talaga ako. Na totoo yung pagmamahal ko. Pangga, third year high school. Sinali ako ng section namin sa isang beauty pageant. Alam mo, nung una, ayoko talaga. Alam ko kasi na marami akong makakalaban sa high school department. First time ko pang sumali sa ganito. Pero alam mo, Pangga, si Alfred lang yung inisip ko nun. Gusto ko kasing maging proud siya sa akin. Kaya ako pumayag na maisali nga doon sa beauty pageant na yun. Nag-aral ako, nag-practice every single day para doon. Nagulat nga yung nanay at tatay ko eh. Kaya ko raw palang sumali. After the pageant, Pangga, hindi naman ako nagsisi sa desisyon ko. Because I was hailed Miss High School ng university namin. Naiuwi ko, Pangga, ang corona. And everyone was so proud of me. Yung parents ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, and of course, yung boyfriend ko. Tuwang-tuwa si Alfred nun. Hawak-hawak niya yung sash ko, pati na yung corona. Habang naglalakad kami sa labas dahil pupunta kami sa kotse ni Mama. Tapos sa bawat madaanan namin nakakilala niya, tinataas niya lang yung corona at saka yung sash. Akala kasi sa bahay, best friend ko si Alfred. Ang sarap ng ganong pakiramdam, Lensei. Yung feeling na ikaw yung pinakamagaling sa lahat na sumali doon. Tapos ikaw rin yung pinakamaganda. Pagpasok ko kinabukasan, syempre yung usapan. Kung sino yung nanalo sa Miss High School. Lensei, pagtungtong namin ang fourth year high school. Habang hinahabol ko yung pagiging second honor sa graduation, yung ibang teachers namin, pinoproblema naman kung paano nila gagawa ng paraan para pumasa ang boyfriend ko. Walang projects. Bagsak ang exams. At kulang ang requirements ni Alfred. Paano siya gagraduate? Nakipagkasundo ako sa teachers namin na tutulungan ko siya. Basta bigyan lang siya ng chance para naman hindi siya maiwan sa high school. Lensei, pumayag naman sila dahil may tiwala sila sa akin. Hindi nagtagal, nakasabay sa akin si Alfred. Sabay kami gumraduate ng high school. Thank you.
Lindsay, akala ko enough yung pagiging in love para lang mapatagal ang relasyon. Hindi pala. Nagsimula ang pagkakadismay ako sa boyfriend ko nung magsimula ang enrollment sa college. Gusto ng parents ni Alfred na sa aeronautical school siya pumasok. Tuwang-tuwa naman ako. Kasi pagiging piloto ang kahihinatnan ng boyfriend ko. Ang ganda-ganda tingnan nun. Pero Lindsay, nung malaman-laman ko, pagkatapos ibigay sa kanya yung pambayad ng tuition fee, pumunta agad siya sa mall, kasama yung barkada niya. Tapos pinambili niya yung pera ng mga damit at sapatos na mamahalin. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun. Kinausap ko siya, pero ayaw niyang makinig sa akin. Ang sabi niya, ayaw niya raw muna mag-aral. Alam mo, Lindsay, mayaman sila pero hindi ko maintindihan kung bakit tinatanggihan niya ang edukasyon. Hindi ako makapaniwala sa desisyon niya. Ayoko kasi sa lahat, Pangga, yung taong walang direksyon ang buhay. Doon na nagsimula yung mga away naming dalawa. At yung pagiging matamlay ng relasyon namin ni Alfred. Naging tambay siya, di nag-aaral, walang inatupag kundi ang barkada. Umasa na lang sa allowance na nakukuha niya sa mga magulang niya, pati na sa mga kapatid niya. Panggaramdam ko naman na mahal pa rin niya ako. Kasi gabi-gabi niya akong sinusundo sa university. Pero Lindsay, naging malabo na ang vision ko sa future naming dalawa ni Alfred. The love is still there, Pangga. Pero hindi ko makita na magiging maayos ang buhay niya. Dahil siya mismo, walang plano para pagandahin ito. Kaya naman, Pangga, after 4 years of being in a relationship with Alfred, tinapos ko na ang lahat. Sabi ko sa kanya, tigil na natin to. Kasi hindi ko kaya na ganyan ang ugali mo. Sobrang sakit nun, Lindsay. Pero ayokong dayain ang sarili ko. Ayaw niya akong pakinggan. Ayaw niyang ayusin ang buhay niya, Pangga. Hindi naman pwedeng saluhin ko na lang siya araw-araw, di ba? Kaya Lindsay, I had to let him go. Hindi naman naging madali yun para sa akin kasi palagi ko pa rin siyang naiisip. Lagi ko siyang hinahanap. Alam mo, minsan gusto ko siyang i-text. Alam mo yung pinipindot ko yung sasabihin ko sa kanya pero umuurong ako. Umuurong ako kasi ako naman yung nakipag-break sa kanya at mukha akong tanga. Kung ako din yung unang makikipag-usap sa kanya, di ba? Ang totoo niyan, Pangga, umiiyak na lang talaga ako kapag namimiss ko si Alfred. Kasi naghahalo sa akin yung kagustuhan niya, mapaganda yung buhay niya,
At yung mahalin niya rin ako ng tama. Pangga, it's been 5 years since naghiwalay kami ni Alfred. Ang tagal-tagal na, di ba? Nakatapos na ako ng pag-aaral ko. At may magandang trabaho na ako ngayon. Pero Pangga, hindi pa rin siya mawala-wala sa isip ko. Wala kasi akong ibang minahal na lalaki kundi si Alfred eh. Ang gusto ko lang naman magbago siya. Pero Lindsay, ang mahirap lang dito. Hindi siya umeffort. Hindi niya binago ang sarili niya. Yun yung pinakamasakit na parte sa relasyon na yun. Palagi kong sinisilip yung profile niya. Kahit pa-torture ito para sa akin dahil meron na siyang ibang girlfriend ngayon. Tuloy Pangga, tinatanong ko yung sarili ko kung tama ba na iniwan ko siya noon? Iniisip ko kasi, nagiging maayos din kaya yung buhay ko kung kami pa rin ni Alfred. Isa lang ako ngayon, Lindsay. Maayos ang trabaho ko. Pero parang may kulang pa rin. Gusto kong kausapin si Alfred. Gusto ko ulit humingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari noon. Gusto kong makaharap siya at marinig ulit yung boses niya. Pero hindi ko alam kung tama ba. Hindi ko alam kung gusto niya pa rin akong kausapin. Lindsay, gusto ko lang malaman kung tama pa ba na napilitin kong makausap ulit yung ex ko. Kasi hindi naman siya basta-basta ex-boyfriend. Ramdam ko, siya talaga Panggayo, yung first love ko. Sana Pangga, matulungan ninyo ako. Kasi umaasa pa rin ako ngayon. Sana maitama ko pa rin yung nagawa ko noon. Kasi ang hirap talaga. Pangga, muli, ako si Genesis, at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Ayun ako. May mali ka na. Tingnan na po natin yung problema ngayon ng ating letter sender na si Genesis. Lihim, lihim ng liham. Si Genesis liham, po kasi nakipagwalay sa boyfriend niya. Nakipag-break siya dun sa boyfriend niya before. At dahil lang sa feeling niya walang direksyon yung buhay ng kanyang boyfriend. Okay? Dahil nakikita niya na pabaya sa sarili yung boyfriend niya. Ayaw mag-aral, tambay, mas gusto na barkada lang yung sinasamahan. Yun yung dahilan kung bakit nakipag-break si Genesis dito po kay Alfred. That's pretty sad, pero ganyan talaga ang buhay. Pangga, may mga ganyan talaga tao. Yung mga future conscious, ganyan. Oo, may ganyan talaga. Ako dati ganyan ako. Future conscious. Gusto ko parang high school pa lang ako, pinaplano ko na kung ano magiging ano ko, trabaho ko. Alam mo ba na akala ko nung unang panahon, magiging sales lady ako? Hindi kasi alam mo, ang ganda-ganda ng tingin ko sa mga sales lady. Oo, kasi di ba naka-miniskirt sila, ganyan. Pangarap ko yun nung high school ako. High school, hindi pala elementary pala, hindi pala high school. Ganyan, hindi mga ganyan talaga. Oo, ha? So ano ba masasabi mo? Ngayon po kasi, ito pong si Genesis, after 5 years of being away from her ex, Pangga, eh, yun na nga, ha? Nami-miss niya na naman itong ex-boyfriend niya. Te, yung ex-boyfriend niya naman, may bagong love life na. Oo, ano ba
gagawin itong si Genesis. Gusto niya daw kasi, alam mo yon, makausap, parinig yung boses, makausap one-on-one, face-to-face, ganyan. Talaga kasing namimiss niya na daw po kasi itong si Alfred. At never daw siyang mahal ng ibang lalaki, panggaha. Si Alfred lang talaga. Sa loob ng 5 years na yun, wala siyang ibang naging manliligaw, naging jowa, ganyan. Si Alfred lang talaga, no? Grabe din to, no? Grabe kong magmahal din. Pero ano nga bang gagawin natin kung ikaw ang nasa ganyang sitwasyon, tangga, ha? Ang sabi po ng ating mga commentator sa kabilang ibayo po, ang sabi po nila, sabi ni Jess ng Makati, Lince, gusto ko lang pong sabihin kay ate na alam mo, ate, kaya sa'yo nilayo sa'yo ni God, kaya siya sa'yo nilayo ni God, pangga, kasi hindi siya yung taong para sa'yo. 5 years ago na yon, okay na siya, okay ka na. Kung naging kayo, baka wala ka ngayon sa magandang sitwasyon mo. Wala ka namang kasalanan sa paghihiwalay nyo. Isipin mo, ate, dapat ikaw ang hinahabol, hindi ikaw ang humahabol. Ganyan? Oo. Diba? Loss niya yon, hindi mo loss. Diba? Baka sa ngayon, nalulungkot ka kasi mag-isa ka kaya mo siya namimiss. Pero darating din yung taong para sa'yo. Mag-concentrate ka na lang on making your life better. Yun lang po. Sabi man po ni Sheila ng Divisoria, pangga, payo ko lang po sa ating letter sender. Ate, alam mo, tama lang yung iniwan mo siya. Dahil alam mo, nandyan ka man o wala, kung gusto niyang magbago, magagawa niya. Ay, totoo yan, te. Agree ako dyan. Ang galing mo, ate. Talaga, grabe talaga, ate. Naisip mo talaga. Oo, diba? At kung mahal ka niya, siya yung gagawa ng paraan para di ka mawala sa buhay niya. Oo, mahirap lumimod, pero kaya mo yan. Unti-untiin mo lang yan. Kaya mo yan, ate. Sabi po yan ulit ni Sheila ng Divisoria. Hello sa mga taga-Divisoria! Sabi naman po ni Robin, puntahan mo siya sa kanila, sorpresahin mo, kamustahin mo, makatao ka naman pupunta sa bahay nila eh. Wala namang masama. Para magkaroon ng katahimikan ang puso mo. Sabi naman ni Ishang, mahirap talagang kalimutan ang taong unang nagpatibok sa puso mo. Kaya lang worth it bang balikan ang taong sabi mo nga di nag-e-effort na ipaglaban ka? My point, si bakla, di ba? Focus more on yourself. It's God's time. Darating din, in God's time, pangga, darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Taong mamahalin ka ng buong buo, just wait. O, di ba? Galing mo rin eh, no? Galing nitong mga to eh. Ah, di ba? Sabi, sabi naman ni Alex ng Project 4, pangga, tama lang ang ginawa mo na layuan siya dahil wala kang makitang maayos na future sa kanya. Pero malay mo, natuto na siya pagtapos nyo maghiwalay noon at magkita kayo someday kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kayo talaga yon. More power, Miss Lindsay. Salamat sa'yo. Yahoo! And syempre, pangga, marami pong comments na natanggap po. Dito po ang ating Lihim ng Liham Center. Charot. Gusto mo ba yung Lihim ng Liham Center? Eh, ito na nga. Ano ba kasi yung ating comment of the day? Lihim ng Liham. Comment of the day. Comment of the day. Syempre, ang comment of the day ay hatid po sa atin ng No Sweat by J. Thomas Solutions. Beat the heat with No Sweat by J. Thomas Solutions. Lihim ng Liham. Comment of the day. Comment of the day. Eh, ito na nga kasi, ang sabi po nitong ating commentator of the day, ha? Sabi ni Ronald ng Quezon City, ang totoo niyan, ate, mahina siya, kaya siya nasasaktan. Kahit siya naman ang may kagustuhan, akala ba niya siya lang yung nasaktan? Yung ex niya nasaktan din, kaya sa paglipas ng panahon, malamang may iba na yon at di na siya hinintay. Kasi masakit din sa ex na yung pakikipaghiwalay niya. Kung yun ang desisyon ni ate, panindigan niya. Hindi parang laro ang pag-ibig na pwede bawiin pag pinakawalan mo na yon. Kung future man ang importante dito kay Genesis, ate, tama lang din naman ang ginawa mo. Don't stop your mind on what your heart don't want you to do. Si Ronald po ito ng Quezon City. Lihim ng liha. Comment of the day. Comment of the day. Ano yung sabi sa huling part? English, hindi ko naintindihan eh. Ay, naku, bangga. Ang ating comment of the day ay hatid po sa atin ng No Sweat by J. Thomas Solutions. Beat the heat with No Sweat by J. Thomas Solutions. Ay, magpapasalamat po muna ako sa kapartner ko sa aking wellness. Sana meron din ako makapartner na ano na ospital, di ba? Ang saya niya, no? Ospital naman, oo. Para, alam mo yun, tuwing may mararamdaman ako, punta na lang ako doon, di ba? Saya ng buhay natin. Tapos, syempre, kapag may lumapit sa akin, sabihin ko na lang, di ba? Punta po kayo doon, sabihin niyo po, Lindsay, ganyan. Di ba? And thank you so much, of course, and No Sweat. No Sweat by J. Thomas Solutions. Kung problema mo ang pawis, na kung saan mang parte ng katawan mo, pangga, konting spray-spray lang yan, ganyan, pangga. Tapos magiging okay ka na, hindi na yan pagpapawisan, pangga. At ang magandang parte pa dito, very affordable po ang No Sweat by J. Thomas Solutions. Mabibili niyo po yan, pangga. Of course, it's selected, hindi, department stores and supermarkets nationwide. Ang saya. No Sweat by J. Thomas Solutions, pangga. Antiperspirant and deodorant po yan. Yahoo! And of course, Top O! Ang Top O naman po, pangga. Moisturizer po yan. At talaga naman pong pack na pack ngayon pong summer dahil po ayaw po natin ng moisturizer na malagkit sa mukha. Woo!
ba? Kaya mag-top-o ka na. Ang top-o naman po pang mabibili po yan sa selected 7-Eleven stores, Watson's, Mercury Drug Stores, at South Star Drug Stores nationwide. Thank you so much, top-o! Ito na nga kasi yung sasabihin ko. Alam mo ako, naniniwala naman ako na ang tao may sarili-sarili ang gusto sa buhay. Okay, mapa-future man yan na, alam mo, yung trabaho, love life. Kasi we all have our ideas, our personal ideas pangga kung ano ba ang ibig sabihin ng relasyon. Ngayon, yun kasi ang ibig sabihin para kay Ate Genesis, di ba? Ang relasyon para kay Genesis ay may magandang, yun, may nagmamahalan sila. Tapos, may magandang future, may magandang vision sa kanilang dalawa. Hindi lang para sa isa, hindi lang para doon sa kabila. Dalawa silang maganda ang future. Eh, walang nakitang ganun. Kasi, si Ate Genesis, kasi si Alfred himself, eh, hindi niya bet talaga. Iba yung gusto niya. Ibig sabihin, doon pa lang, meron ng conflict of interest, di ba? Meron silang bagay na hindi pinagkaka-aprubahan, di ba? Hindi nag-agree sila on one thing. And that is a problem. Kasi, yung isa, hindi gusto mag-adjust. Yung isa din, may gustong ipilit, di ba? Yun yung nagiging problema naman eh, kahit hindi lang sa relasyon nilang dalawa. Sa mga relasyon nating lahat, meron talagang conflict of interest tayong tinatawag. Diba? At ang problema nga, ang kakaibahan nga lang po ng ibang relasyon, diba? Yung mga tao, they help each other out para magkaintindihan sila. Itong dalawang ito, hindi. Kaya sila nag-break. Medyo may pride pa silang dalawa, diba? Ganun talaga, wala tayong magagawa dyan. Kasi alam mo, kapag ang pride hindi mo yan tinaas, o kaya hindi mo pinaira lang pride, nako, kasi hodang ayaw ka sundin ng jowa mo, di ba? Ipipilit at ipipilit mo yan, kahit nagmumukha ka ng tanga, kahit pa ulit-ulit ka sa jowa mo na mag-aral ka, mag-enroll ka sa tuition, ano ba naman niya ganyan? Kahit anong gawin mo, kahit magmukha kang tanga sa jowa mo, pangga, kapag wala kang pride, mas maayos eh, di ba? Mas magiging okay ang relasyon. Hindi ko sinasabi na dapat wala kang pride, pero may mga pagkakataon na dapat hindi mo ginagamit yan para mag-work ang isang relationship. Ngayon, ang masasabi ko lang talaga, hindi ganun kasapat ang pagmamahal nila para sa isa't isa, para isalba yung relasyon nilang dalawa. Ni Genesis at saka nitong si Alfred. Bakit? Kasi kung mahal ni Alfred si Genesis enough, eh, talagang susundin niya yung gustong mangyari ni Genesis, di ba? Kasi, yun ang gusto ng girlfriend mo. Di ba kapag ikaw naman in love ka sa girlfriend mo, pag mahal na mahal mo yung girlfriend mo, pag sinabi niya sa'yo, "Be, bili mo naman ako," parang bakla lang, "Be, bakla lang," ganyan. "Baby, bili mo naman ako ng ano," ganyan. "Baby, ayoko, palitan mo yung suot mo. Wag yan, hindi ko gusto yan." O, di ba? Mga lalaki rin naman ganyan. "Masyado maikli yung shorts mo. Palitan mo yan, hindi maganda yan." O, eh, tayo naman mga babae, susunod tayo kasi ayaw ni jowa, di ba? Mahal natin, mahal tayo, sumusunod tayo kasi yun yung gusto mangyari na mahal natin. Eh, silang dalawa, hindi. Pareho silang ganun. Ibig sabihin, hindi sapat yung pagmamahal nila sa isa't isa, di ba? Ako, kung ako sa'yo, ha, Ate Genesis, bilang meron na namang ibang relasyon to si Kuya, parang hindi naman yata kagandahan na bigla ka na lang susulpot sa from somewhere, di ba? Tapos, makikipag-usap ka sa kanya. Maganda na yung pinalalagyan niya ngayon. Ibig sabihin, no, hindi ka na niya kailangan sa buhay niya. Sakit na ringgan, no? Pero kasi decision mo naman yan eh. Kung pinagtiyagaan mo lang sana si Alfred nung unang panahon, nung mga panahon na ayaw niya mag-aral, kung pinush mo siya ng pinush at hindi ka naging, alam mo yon, hindi ka dumagdag sa stress niya, sorry na, nakaka-stress kaya yun, iwan ka ng jowa mo, di ba? Di ba? Kung pinush mo siya ng pinush at talagang in-encourage mo siya na mag-aral at hindi mo siya iniwan ng basta na lang pangga, siguro pareho kayo may magandang future. It's just a matter of ano eh, of persuading at saka yung pangungulit ba, ganun eh. Kasi kung talagang mahal ka niya, susunod yan sa'yo. Eh, matigas din yung ulo ng lalaki, hindi sumunod. Hindi na nakapaghintay, oh. Hindi sila naghabulan. Ang ending, may sarili ng buhay si jowa mo, Genesis. Kaya feeling ko hindi na tama na makipag-usap ka pa ulit sa kanya. Okay, wag na yon. Wag mo sabihin sa akin na bakit makikipag-usap lang naman, bawal ba? Ganyan, porkit po may jowa siya, bawal na makipag-usap. Wag mo kong ginagawang, tigilan mo ako. Kasi ganito ha, sa mga ganyan pagkakataon, kapag nagkaroon na ng connection, di ba, may makikipag-usap, yung isa naman sasagot, eh di magkakaroon na ulit ng communication. Tapos magiging, alam mo, magiging open na ulit yung line between the two of you. O tapos, mag-aaway kayong dalawa, yung current boyfriend and girlfriend, mag-aaway ngayon. Bakit? Dahil doon sa ex. Di ba? Di ba pag ex na dapat past is past? Di ba? Ganun lang yun eh, huwag niyo paguluhin yung buhay kung hindi na pwede. Hindi pwede, kapag may jowa na, touch move.
love. Okay? Tigil-tigilan yan. Okay? Ikaw naman, Te, Genesis, mag-move on ka na rin. No? May maganda kang trabaho. Ang sarap niyan. Mabibili mo kahit anong gusto mo. Bumili ka ng alahas. Magagandang cellphone. Cellphone talaga. Bumili ka ng alahas. Kung ano bang gusto mong bilhin. Hintayin mo yung tamang tao para sa'yo. Kasi ma-attract mo yan eh kapag masaya ka sa buhay mo. Huwag maisipin yung problema kasi nakakalosyang yan. Maging masaya ka lang kasi kapag masaya tayong lahat, nagiging maganda tayo sa paningin ng ibang tao, Pangga. Yan lang yan. Kapag magandang paningin sa'yo ng ibang tao, ma-attract mo yung tamang lalaki para sa'yo. Yoy! Ganyan. O siya, ikaw naman ang dami mo pinapa-explain sa akin. Maraming salamat, Pangga, sa pagtutok at pagantama. Dito pa sa Lihim ng Lihan. Susunod na po si Jimbo at si Sheena. And of course, later on, susunod na po, gabi na, umaga na. Kasama naman po dyan si Chico and Papa Jackson. Yahoo! Okay, so magkarinigan po tayo. Saan ba? Kailan ba? Oh, sa Sunday. Bakit ba? Bawal ba malito? Okay, Pangga, ako pa rin po si Lindsay. Add me up on my social media accounts. Pangga, ako pa si Lindsay 1067. That's LINDSAY 1067 sa Facebook. Lindsay 1067 Energy FM naman. As in LINDSAAAY 1067 Energy FM sa Twitter and sa Instagram. Okay naman tayo dyan. Dito ka lang, Pangga. Tayo pa rin po ang number 1. 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo.